hayop dito. And game number one, best of three series, Blacklist Rivals dito sa Blue Side. Red Side naman ng Arkangel, papakilala lang natin dito si Kwegwe. Para sa kanyang Selena, Yasu. Jago naman para sa kanyang Thams, Ison. Para dito sa Baksha, Escalera. Sa kanyang Gushon. And Sansak sa Jago. Para sa kanyang Harit. Oh, namukhang mamamatay po. Parang ayam Jago lang yan sa ano ah. Sa international na teams. Pero ito na tayo mga kaibigan sa ating Blue Side na Blacklist Rivals. Labi yata nagagamit ng Yuzo. We have Azzy on the X-Borg, Riddler para sa Roger, Zane on the Carmilla, and etong si Kyla para sa Farsa. Oo, oh, naku, grabe nga naman. Si Kyla, base, isa yan sa mga malulupit kumanta. Yung mga diba? Kasi syempre, grabe niya rin yung Farsa. So, bakit hindi niya lang ituloy yung mga pagkanta niya dito? Alam mo kung sino kalabdin mo dati. Sino? Si JR. Ay, oo! Yun yung mga R&B, R&B Prince and Queens. Talaga naman, malapit ng kanilang bakbakan dito. Pero eto na nga yung ibon. Mukhang magbibigay agad ng damage. Kailangan lang ng Archangel mag-level 4 si Saxa. Pag nag-level 4 si Saxa dito, magiging mabilis yung pagpatay nila ng hero dito. Kasi ang bilis rin gumalaw ni Ison eh. Diba? Oo. May, no. Ano, for Blacklist Rivals naman dito, kinagandahan, meron kasi silang Roger. Parang super hyped up kasi si Roger ngayon mga besa. I guess for Archangel, pinaka magandang dapat mangyari dito is makasibat na agad or makakuha na agad si Kwekwe ng isang hero dito against Blacklist Rivals. Ooh, si Escalera, no. Kamuntikan pa nga mga buwesibop. Alam natin makunat si Carmilla, so maganda nga naman pinantapat na ng ano ng ayun, Blacklist Rivals sa middle lane. First blood na nakakuha dito. Ayun na, sumasayaw na, bes. Nakita mo naman yung pagsumba doon ni Saxa. Wag yun yung mga, medyo mahirap talaga pag merong katapat pero si Yasuo dito dun sa top lane. Pinapalagan lang naman ni Leviathan. So, pag tumaba si Leviathan sa top lane, mahihirapan ngayon yung Archangel. Kasi, syempre, yung mid lane, ano eh, yung Chrono Dash dito ni Saxa, ano lang, mag-e-effect lang naman yun pagka natatamaan, magiging maganda yung damage. Kaso pag nasa ere, ang hirap ano nun? Oh, ang hirap tamaan nun. Ang hirap diba? Talaga si Patin, mga kaibigan, yun yung problema dito for Team Archangel. Kaya sinasabi natin kanina, kailangan mag-snowball dito si Harith para tuloy-tuloy yung damage na kaya niya ibigay. So far, ang sinasabi natin is based on the lineup per se lang. Yes. Na hindi pa natin masyadong nakikita since it's just 2 minutes for the game. Pero so far, for Archangel, sila yung aggressive, mga kaibigan. He's down sa kamay dito ni Escalera on his cushion. Pinilit na nila, bes, yung bottom lane kasi kailangan huminga ni Escalera. Hindi siya nakakahinga na matindi dun sa ginagawang mani pang gigigil ni Zane. Nagiging effective din yun para sa kanila kasi kailangan yung offlaners nyo makahinga ng matindi para maging successful yung 1-3-1 setup nyo. And Ison dito, mukhang si Escalera, nakita mo naman yung dagger tsaka blaze dyan. Naka-ready agad. Oo, naka-ready agad. Naka-ready agad po, bes. Yep. So for dito for Blacklist Rivals, parang sila yung nagre-react sa ginagawa sa kanila ng Archangel. Kasi pumunta si Archangel sa bottom lane side, ginawa nila, naipon din sila sa bottom lane side. So nawala yung ikot ng Blacklist Rivals dito against Archangel to the point na medyo walang kasama si Roger sa may middle lane at naka-ready na si Archangel to take this turtle objective. So for Blacklist Rivals, meron silang X-Borg and even the Farsa, sobrang dali lang yan i-contest para sa kanila. Tama ka dyan. Tingnan natin kung magko-contest na nga ba. Ito na yung kanta. Last Insanity na ibigay pa. At ayun, dalin-dali mga kaibigan. Meron pa ditong Zaman Force na naibigay. Tingnan natin si Isik kung lalaban rin naman. Saksa. Dito, grabe, sumayaw. Talaga namang binibining marikit na dalangin ko. Pero eto na ngayon si parang Leviathan. Lumipad pa dun sa taas. Saksa dito, running arrow of life. Patamatay pa nga. At ayun na, bigyan. Napatay mga beso. Pero anyways, for Archangel, nakakuha nila doon ang third objective. Tapos si Yasuo Jago, nakasira pa ng Tori din sa top lane. So, it's a good trade for Archangel mga kaibigan. Napangalang ano noon. And Leviathan is down, which is the Yusong. So, wala magde-depensa doon sa top lane na kanina pang pinuputa ng Thams. Pagka if ever, pwede mapatay dito ng Farsa. Pwede mapatay dito si Farsa ng Thams. Mm-hmm. Anyways guys, sa bottom lane side natin, we have a third objective naman for Blacklist Rivals. It's gonna be 2-5 for the score. At nakikita nyo yung sinasabi natin, o, diba, napilito mag-wings by wings. Si Ate Kyla natin dyan, I can make it to the end kay Maria. Oo, tama. Tama. Kantahan lang. Kasi syempre, pag di siya umalis doon, di niya kinantahan yun at hindi naging ano yun, pag hindi niya naging bato yung si Yasuo dito sa top lane, mabibigyan siya na mabibigyan. Napakalambot niya. Tapos pag nalapitan pa siya nung Thams, yun na. Yun yung magiging ano niya, yung huli niyang kanta dito sa ating game number 1. Yun yung magiging huling sayaw. Yan, huling sayaw by Kyla. Ay, alam mo, kaya ka talaga. Yung mga amazing mga. Gabi yung mga reference natin. Kala mo
talaga singers. But anyways, guys, tingnan natin ang item natin dito, Direk Popeye, para Direk Popeye, para medyo magkaroon tayo ng idea sa sitwasyon na ating laro. So we have 3K gold for this Harit. Pero kung mapansin natin, etong si Roger is now at 3K din. Ang kailangan humabol dito, yung side lanes ng Blacklist Rivals, kasi angat yung gold ni Thams. Tama ako dyan. Speaking of angat, iaangat pa nga ata nung rivals dito yung kalamangan nila at kukuha pa ng isang turret dito sa top lane. So nakakalamang na sila kung objectives at objectives lang, kasi nakakadalawa na rin. Samantalang isa pa lang yung nakukuha ng Arkangel. Ito na nga yung sinasabi natin, bottom lane, kailangan nilang isandwich to. Kailangan ni Saxa dito na bigyan na talaga itong nasa bottom lane. Kasi kanina pa ito eh, medyo nahihirapan na rin sila. And speaking of nahihirapan, si QWE talagang namang mukhang may i-smackdown pa doon sa pagkakataong yun. Pero si Zane, buhay pa rin, sir. Buhay pa rin talaga. Okay. Buhay pa rin si Zane, mga kaibigan. But here comes Azzy for the smack-up. Mawala na Firaga Armor, mga kaibigan. So, may pilitan dito ang Blacklist Rivals na umuwi yung kanilang Carmilla. So, perfect timing to for Arkangel to take this turtle. Although, Leviathan na isa nandun nakatago sa may side bush. Kailangan lang maging sakto ang kanyang Dragon Dance. Dragon Dance is here, mga kaibigan. Para kumpirin ang Blacklist Rivals para turtle na nakuha dito ng Arkangel. Nako po, ito na nga si paring Leviathan. Hinahanap ngayon si paring Selena pero nanakap lang naman. Nalalaban niya. Basta tatlo, Saksa dito. Mukhang may buhay ng bahagya. Si Riddler, sasama siya dito. Sige, pagbigyan. Pwede rin naman. Pero flicker out to para sa kanila. Limang kanilang kalaban. Zaman Force na ilabag na dito pero hindi siya makalakad ng matindi. Exburg dito. Nagbigay agad ng last insanity. Nabang ka ng bahagya. Pero Escalera, Gusion, gusto niyang patayin si Leviathan. Napalikan and patay pa nga rin. And Eason dito sa bottom lane. Si Zane inahabol na matindi. Saksa, nagkahiwa-hiwalay na sila. Mga kaibigan, hindi na nilalang kung saan pupunta pero yung top lane na babasag na Zane dito, running archive, ayun na, bigyan pa din ang isa. Grabe to, we're not in trade, mga kaibigan, napakasakto nung alam kami kay Escalera doon kasi na-burst niya talaga si Leviathan kanina. Nakita natin na talagang umikot siya papunta sa likod para makapag-burst talaga against Blacklist Rivals. And we have to comment, talaga zone out nila si Carmilla para matanggal na yung mga makukulat. So mahirapan dumipensa dito yung Blacklist Rivals. And while that was happening, nakita natin yung Thams talaga nandun na sa top lane. Kung hindi ka kailangan sa teamfight, huwag ka sumama sa teamfight. Rather go to the objectives at dahil dyan, napakalaki na kalamang dito ng Arkangel in terms of gold pati rin sa objectives dito against Blacklist Rivals. Oh, magandang decision yun para dun sa Thams, kasi kung sakaling mag-fail man yung bottom lane, at least nakakuha sila ng isa. Hindi sila matatalo dito. And speaking of talo, tignan natin si Eason dito lumalaban sa apat na players. Mukhang mabibigyan. Tignan mo naman, lima kanyang kalaban. Last Insanity, binigay pa rin dun. And nakita mo yung Feather Airstrike, halos tatlong players dito yung nag-ubos ng kanilang ultimate para dun sa laban. Yun yung crucial naman doon para sa side of Blacklist Rivals, para sa Sack na Jago dito. Napakakunat lang naman, mga kaibigan. Leviathan is down. Pilapitan ko ni Zane, pero doon si Escalera, mga kaibigan, na may kakill para sa kanyang Gusion. Grabe nga naman talaga yung pare nating Gusion dito. And nakita mo doon yung execute, hindi niya pa pinipindot na matindi yan, pero yung damage, saka yung ano, bes, yung Harit dito, iba sumayaw. Talagang, ano, mukhang nakapagsumba ng matindi to. Maganda gising. Oo. Alam na niya eh. Alam niya na kasi yung damage siya dito eh, mga besi. 513. Bes, pasilip na item. Ayan. Holy Crystal. So, kaya naman pala napakabilis din. Pwede siya bumuo dito ng Holy Crystal para yun sa Harit din. Tapos kay Arkangel na Harit natin, mga besi. Meron siyang Calamity Reaper plus the Feather Feven. So, kaya pala napakabilis. Ang bilis ng face shift ng Escalera doon. Nagulat ako, magdadive sana sa dalawa. Naramdaman niya na may tao din. But anyways, guys, for that one, it's gonna be 3-9 for the score. Almost 9 minutes sa ating laro. Si Zane. Grabe na yung damage. Malalim yan, ha? Yes, napakalalim yan. Grabe yan, pagkaganyan. Itinuloy, pwede rin naman. Pero revitalize na ilapag na dito. Saksa naman, lalaban din naman. Eto na nga, yun, Zaman 4. Sayawan na, Escalera nang galing sa kabilang banda. Pero ito na nga, mga kaibigan. Kung matututugan nga nila. Matutugtugan ba nila? Dahil nga, banda, yung pinag-uusapan natin dito. Speaking of Kyla, pero grabe na yung binibigay ng Arkangel na pasakit sa Blacklist Rivals. Grabe yung objectives dito ng Arkangel, mga besa. Tsaka yung rotation din na pinapakita natin. Kanina for Blacklist Rivals, sinasabi natin maganda yung kanilang lineup kasi more on the transform. So, parang na-transform sila, safe to say na more on the dodge or pang iwas agad in terms of teamfight. Pero for Arkangel, guys, minamaximize nila yung damage ng kanilang heroes plus this is back siya. Para kay Yuzong. Kaibigan, so that is a good play here for Arkangel. We have this
Queen's Wings. Mayaya sa mga on this tab. So, mas makunat na. Mas pinakunat. Mas pinasarap. Taray. Oo, talaga naman. Grabe yan. And 042 pala si Leviathan Base. Kaya medyo hindi rin nagiging ganun ka-effective yung kalakasan ng isang Yuzong. Alam naman natin talaga yung lakas ng Yuzong. Kaso nabantayan eh. Nabigyan at laging nadadalawan ni Saksa. So, si Saksa rin talaga dito yung magiging ano, susi sa kanilang pagkapanalo. And 19 seconds bago mabuhay ang ating first Sanctuary Lord. Tignan natin kung sino makakuha. Lahat sila nakakalamity Reaper Base. Tatlo yung nakakalamity Reaper ha. Yung Selena. Diba? Meron pang Saksa. Tapos meron pang Escalera. And si Escalera Base, napakalupit naman. Nakita mo, papasok nung Zaman Force. Tapos papasok sa gilid. Tapos papatay niya talaga kung sino yung pwede niya makita. Sino matamaan nung dagger niya dito. Oh, tsaka dito for the Calamity Reaper, magpuprock pa kasi yung magical damage nila after normal hit. So, good saga dito against Blacklist rivals. Feel ko kailangan nila magbuo dito ng kahit hindi sila mag-Declise of Turans, kahit sila lahat mag-Holy Crystal or kaya Lightning Truncheon dito si ano, si Kwekwekwek. Pero anyways, guys, we have the Lord Objective here para sa ano, Archangel. Kita natin nag-Dragon Dance dito si Leviathan para naiwan last inside para kay Ash, Celestine para kay Harit. At ito na, tumatakbo pa rin yung Blacklist rivals ko si Riddler ang hinahabol dito. Nagalit na mga kaibigan. Nako po, last but standing paring Riddler natin for Blacklist rivals para nagalit yung Archangel mga kaibigan. Grabe si Saksa dun, Base. Nakita mo, paglapag ng Zaman Force niya, sakto dun sa apat. Tapos hindi na makagalaw si Leviathan kasi nako-corner na siya eh. Tsaka nabibigyan na siya ng damage and the game number one. Tingnan natin kung tatapusin agad ng Archangel to. Pero si Yasuo galit na galit. Gustong manakit dito. Saksa, tinapos na ang ating game number one. Kaya ang game number one ay mapupunta sa Archangel. Ganda.